Sa tingin ko naman, pwede na tayong mag-harvest. Kahit hindi pa siya sobrang lago, pero kailangan natin i-harvest para naman hindi masyadong matigas. May mais pala ditong tumubo at nag-iisa. Mga loves, may nagsasabi din sa akin na ang ating kangkong is kailangan sa tubig ipatubo para maging masaya kasi yung kangkong is talagang sa tubig. Totoo po yan, yung kangkong is tutubo sa tubig at maganda at maging mataba. At you know, alam nyo na ang bilis ng tubo. At alam ba ninyo na kahit sa lupa siya, pwede siya at maganda din yung tubo. Huwag lang ninyong kalimutan na tubigan hapon at umaga. But anyway, sa akin naman dito lately, hindi ako nagtubig ng umaga, hapon lang mga darling. At make sure na hindi maging dry ang lupa kasi yun yung naobserbahan ko. Hindi po sila masarap, parang nasusunog sila mga loves dahil po gusto po nila yung moist na ano lupa. Kaya nga maganda ang tubo nila kapag sa tubig. So yun, ang nakikita po natin sa tutorial kung paano magpatubo ng kangkong is sa tubig po talaga palitawin yung kanyang ugat. But anyway, okay naman siya dito at yun, masaya tayo kasi marami po tayong harvest dito. So yun, harvest kasi ang magsigang po tayo no. So yun, kailangan ko lang i-harvest and tutubo pa man ito sila. Babalik pa to. So, okay lang yan. At ito na yung na-harvest natin, oh. Kuha lang tayo ng mga malaki. And then, hindi ako mag-alala kasi until ano pa ito, fall. Hindi ito mawawala. Pabalik-balik lang itong kangkong, no? Ito yung kangkong. Maganda. Pabalik-balik kasi sila. There, Charo. Isa akong babae na nakatira sa bundok ng New York. At dito ko na na-meet ang aking partner sa buhay. Ayaw ko sanang ma-inlove. Kaso hindi man mapigilan ang aking kasing-kasing. Paano ba siya ipahuhunong? Hindi talaga mamamanduan ang ating kasing-kasing. Charo. Charon ko nita. Mahal ko talaga siya. Pero ang daming babaeng nangaaway sa akin. Kasi matanda na daw yung asawa ko. Anong tingin nila sa akin? 13 years old. Matanda na rin po ako. Ayaw mo pagbuot. Wala mo'y labot. Inyong lubot. Charo, meron din ako ditong pichay. Ha! Ito lang yung tanim ko. Wow. So kaya kailangan kong kunin yung mga dahon habang hindi pa kinakain ng mga marites. What? Ang dami kasi nila. Inutusan pa nila akong mag-stop mag-vlogging. Mahilig talaga silang magbuot-buot. Masaya naman ako dito sa bukit, Ma'am Charo. Mga marites ng buhay ko. Pagilid kayo, dadaan ang prinsesa ni Dodong Tami, ang nag-iisang talong, baw. Hindi po yan luyat ha, matigas po yan. Ang ano lang dito kasi ano, sobrang init, so kaya buti na lang meron tayong ano, sombrero. Kasi ang init, is nakakaitim, okay lang yung maitim, black is beauty. Tignan niyo yung ibon. Oh. Lipad-lipad, oh, 'di ba? Mabubuti pa yung ibon, oh, 'di ba? Nag-enjoy sa hangin yung ibon, tignan mo. 'Di ba? Buti na lang mahangin din kasi ano, kapag walang hangin, sobra. Grabe. Yun lang muna yung una kong harvest. So ngayon, bago po natin ito lilinisin, ang gagawin ko para naman maging malinis po ito. Yung talagang totoong malinis na walang uod na natira. Mag-ano tayo ng tubig. Ilagay natin ito sa tubig. And then, lagyan natin ng suka, asin, at saka baking soda. So, yun yung kailangan ko dahil marami po siya. So, ang gagawin ko po is i-split po natin siya, no? So, yun. Ito. At meron tayong talong. Buti na lang meron tayong isang talong. Ito yung unang harvest natin. Maliit. Hindi ko na pinahaba, mga loves. Ay, kasi pangit kapag sobrang tigas na yung talong. Hindi ko gusto. So, ito na yung ating gulay na na-harvest. So, inano ko lang siya into dalawang container para naman at talagang magkasya ang tubig at hindi siya magdasok. So, kaya nilagyan ko siya ng maginaw-ginaw na tubig. Ang una kong nilagay dito, mga loves, is yung ating suka, no? Ano, pagkatapos niyan, kumuha na rin ako ng tawag nito baking soda at saka asin. Kasi yun yung ano talagang nakikita ko kung paano niyo hugasan yung mga produce niyo. Lalo na kapag organic, walang spray. May mga uod talaga yan. So ito na, baking soda and then salt. So sana naman mag-work. At wala naman din akong nakikitang mga ulud-uluran, no? Habang nag-harvest po ako, wala akong nakikitang something na parang mang didiri ka. Parang okay lang siya. May mga mamang lang, no?
Ako na talaga yung gardener, mga loves, na hindi mahimutang kasi gusto ko talagang duduawin ang ating ampalaya. Every day, 3 times a day, sometimes 4 times a day, ako dito nagladlad sa ating ampalaya. May rason po yun, mga loves, kasi nga I don't know kung ako lang ba ang ganito. So special, pabalik-balik na lang tayo, mga loves, pero special talaga. Alam nyo bakit? May bunga. Ang saya-saya. Tinitignan ko lang ito, mga loves, no, baka kainin ng ano, squirrel, so kaya chinichik ko siya talaga. You know, kasi takot po ako. And dito din sa kabila, meron din ang meron din. So, chinichik ko ito sila palagi kasi gusto kong safety sila at hindi kakainin ng squirrel. Kasi ang squirrel is delicado. Pupunta sila ay dito sa taas. Oh. Delikado kasi ang squirrel palagi kasi sila dito, mga loves. Baka anong gawin nila sa ating ano ba, yung ampalaya. Ang saya lang kasi nga, nagbunga talaga siya. Hindi ko talaga inakala. So, kaya binabantayan ko talaga siya, mga loves. Kasi yun talagang pinakaano ko na gusto kong makakain ng ampalaya, yung itlog. No? Yan, bantay na bantay ko to sila. And then, every time na may squirrel dito, tumatakbo ako dito, sisigaw ako. Squikwe, alis. Ganun, squikwe, alis. Oh, andun o, groundhog. Oh. Groundhoggy! So, yun po yung ating ano. Uy, comment down below, mga loves, no, kung normal ba to sa sitaw. Comment down below kung normal. Kasi talagang, look, oh. Ano ito, walang, hindi siya katulad nito, look. Na nag-ano na siya. Spread her wings. Ito siya. Ito. Gitipos ba? So, comment down below, mga loves, kung normal ba yan. Katulad nito, oh. Oh. Look, mura siya, hindi siya na parang, hindi ko alam ang nyari, no? So, look ito, oh. So, let me know kung normal ba yan. Pero dito, okay naman siya, no? Look dito, parang dito, parang yung iba is okay naman dito na side. Yun yung hindi ko talaga mag-gets kung ano. Pero ito po yung ating kataya ng ating ano, sitaw. So sana talaga yun yung pinag-alala ko. At ito naman yung ating alugbati na talagang nagtataka ako. Well, actually, hindi ako nagtataka. And I think bakit ganito ang hina tumubo. At parang hindi siya mabilis talaga, mga darling, no? So sa lupa, I think ito. Kasi yung lupa is hindi siya buo lupa. Para siyang more mulch siya. So kaya hindi talaga siya gumagana. So kaya nag-transfer ako sa lupa. Let's see kung may kaibahan ba. Thank you for watching!